Philippine prison manager idol Raffy Tulfo has already chastised Jack Smith for the obscenities he committed with his minor talents. Courtesy, 1PH live stream aired on April 14th, 2021. Gusto rin mag-voice out ng experience ko sa manager na yun. Yes po, opo, tama kayo. Wait lang, natatawa ako eh. Pero may experience ako sa kanya. Okay, wait lang, ninawin ko. Walang nangyari. Walang looks na naganap. Okay? Muntik lang. So ayun, siguro kilala nyo naman kung sino siya. Dahil siya ngayon ay nababash dito sa katiktokan. Dahil sa kanyang kalibugan. So nangyari ito 2 years ago. 2 years, yeah. 2 years. So kilala nyo siya. Ibigay ako ng clue kung hindi nyo siya kilala. Ganto siya, may rig siya maganto. Guys, I'm looking for small TikTokers, 1 million followers. Ito ay idol, si Elmer Tan, 18 years old, si Anthony Ayuban, 21 years old. Actually, idol, marami sila, no? Nire-reklamo po nila, idol, yung kanilang naging talent manager tungkol nga daw po sa requirements bago ka maging talent. Okay. Ito, idol, ha? Isa po sa mga requirements, idol, ay kailangan niyo pong magpadala. Kailangan po nila, mga kapatid, magpadala ng nude photos at video po habang nagmamasturbate. Nasa linya na, idol, si Elmer and si Anthony. Marami po sila dyan, idol. Ito yung mga talent. Mga TikTokers ata ito. Tama, yan o. TikTok. Elmer and Anthony? Yes po. Hindi sila minor, ano, so pwede sila ipakita. Okay, maganda hapon sa inyo. Oh, dami, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong pangalan ng inyong manager? Jack Smith po. Sino munang gusto magsalita? Sino yung spokesperson nyo? Okay, si Elmer. Sige, Elmer. So, anong pangalan ng manager nyo, Mr. Elmer Tan? Jack Smith po. Inaka-yelo. Si? Jack Smith. Jack Smith. Apo, apo. Okay. Manager nyo siya saan? Manager po namin siya before sa ano, sa pagka-talent po ng ano. Talent? Po, apo. At ano yung pinapromise niya na exposure sa inyo? Bibigyan niya daw po kami ng mga projects po, ganun po. Mga projects? Sa TikTok? Ang mga sponsor po, ganun po. Mga sponsor? Opo. Okay. So, nakatanggap kayo ng ganung klaseng pananalita sa kanila at nakakainganyo nga naman dahil magkakaroon kayo ng sponsor at kikita opo kayo doon. Opo. Ano raw po yung gagawin nyo kapag halimbawa nakakuha na kayo ng sponsor, maging endorser kayo ng mga sponsor? Opo. At yan po ipapalabas saan? Sa ano, mga social media din po. Ano-ano halimbawa sa social media? Ano mga platform doon? Mga platform din po. Sa YouTube po, Facebook, ganun po. At nabanggit din natin yung TikTok, tama? Apo, apo. Okay, so social media talent. Apo, tawag apo po dyan sa inyo. Okay, so ang requirement lang bago kayo maging talent niya, ano po yung pinapagawa sa inyo? Pinagsisend po, ganun po. Picture na kayo po ay ubot-ubad. Picture po and videos po, ganun po, na nagmamasturbate ka, ganun po. Walang minor po sa inyo, ano? Okay. And bakit nyo ginawa yun? Ba't kayo pumayag? Actually po, hindi po basta yun, sir, kasi ano po. Ayaw din naman po namin, pero sabi niya po, pag ginawa daw po yun, ibibigay niya daw po yung mga ano, mga gusto daw po. Kahit labag po sa kalooban po namin. Okay. So, lahat kayo, kayong anim ngayon, nakapagpadala na ng picture at saka ng video na nagmamasturbate? Hindi po. Hindi po kami lahat po. Hindi lahat. Pero ang ilan sa inyo nakapagpadala? Ano nangyari doon sa mga... Okay, may tumataas ng kamay. Sige, sino tumataas ng kamay? Anong pangalan? Ako po, Angelo Mirasol po. Angelo. Ilan taong ka na, Angelo? 17 po. Oops! Angelo, off. I-off cam nyo si Angelo? Naka-face mask. Ah, naka-face mask naman pala. No? Sige, okay lang. Sige, Angelo, back. Okay, naka-face mask siya. So, Angelo, pakitaas yung face mask mo. So, ano nangyari sa'yo, Angelo? Nagsimula lang po siya sa pag...
close-close lang po kunyari sa akin. Then pinagsisend niya na po ako ng mga pictures ko na nudes. And then kalaunan po pinagsend niya na po ako ng video ko na nagmamasturbate po. At ginawa mo naman yon? Opo, kasi po sabi niya may nag-offer po siya ng pera and project po. Ano raw yung project na yon? Para po yun sa isang skincare po ng kaibigan niya po. At napaniwala kayo, kaya ginawa mo yon? Opo, kasi po gusto niya po makipag-meet sa akin sa Manila kasi malapit lang po ako sa Manila, Sir Rafi. So, nangyari yung pag-meet, hindi? Hindi po, kasi po after po nung pagkakol namin ng halos gabi-gabi, is bigla na lang po na-hack yung account ko na report na po siya. Okay. Pagkatapos ko po mag-send ng video sa kanya. Okay, sige. So, anong nangyari doon sa mga, yung ilan sa inyo nakapagpadala ng picture o video na nagmamasturbate? Anong ginawa niya doon sa mga video at mga picture na yon? Hindi po namin alam, Sir Rafi, kung ano na po yung ginawa niya. Pero po nung pagkasend po namin yon, yung sa akin po is inansend ko po, binura ko na po agad. Pero hindi ko po alam, Sir Rafi, kung nasave niya na po yun sa cellphone niya. Yun lang, baka in-screenshot niya. Opo. Dapat hindi niyo ginagawa yon. Lalo na ikaw, minor ka pa, dapat kumonsulta ka muna sa guardian mo, kamag-anak, o nakakatandang kaibigan, etc. Nasa liyang telepono, may spokesperson, itong si Jack Smith. Okay, astig to na talo, manager, may spokesperson. Ah. Okay, Mr. Christopher Rubio, spokesperson ni Mr. Jack Smith. Hello po, Idol. Ikaw ba si Mr. Christopher Rubio, ikaw na si Mr. Smith? Ako po si Christopher Rubio, Idol. Kayo pong spokesperson? Apo, ako po yung ano, kasi hindi po makakapagsalita si Sir Jex ngayon kasi inalagaan po niya yung mama niya kasi na-hospital po. Ah, ganon. Sige, okay. Sige po, bilang spokesperson, anong po masasabi niyo dito sa pinanggagawa nitong si Mr. Smith? Pwede, Idol, pwede po. Sir? Pwede, hindi po ako makakapagbigay ng full statement. Isa lang po yung masasabi ko kay Sir Jex. Aminado po kami, or kung may nagawa po kami pagkakamali, sana po hindi po inilabas through social media dahil po na masyado pong naapektuhan yung buong pamilya po niya sa stress po. Then kagaya nga po nito, nagkaroon po or nagkasakit po yung nanay niya na ng hospital po. Tapos si Sir Jack po is dahil hindi na rin po niya kinaya yung stress, sobra po siya na-stress, hindi na na po alam yung gagawin. Kaya po nakipush up sa akin na kung pwedeng ako na lang daw po yung mausap muna. Willing naman po kami humarap sa lahat po ng ina-accuse nila. And we, okay. Wala naman kami ginagawang, alam naman po namin sa sarili namin na kung meron man po silang intention na ipayag, sana po sinabi po sa amin, hindi po yung ipinahiya. So inaamin mo may pagkakamali itong si Mr. Smith, itong amo mo. Kaya lang dapat hindi nilabas sa social media. O kasi po saan? Kasi po. Alam mo kung bakit kailangan ilabas sa social media? Para malaman ng lahat na something like this exists using the social media as a bait to young people like them, itong mga kausap namin ngayon, maisahan sila. That's why we use itong witness. Hindi po ako nagsalita dito para magpasikat. Nagsalita po ako para po sa mga ibang influencer at sa mga ibang pumapasok at papasok niya. Akala ko po naging okay na po kami kasi akala ko po nagbago na po siya pero hindi pa pala. Platform na yun ang ginamit yung pang-inganyo din sa mga kabataan na para sumikat sa social media, kaya magpadala kayo ng mga hubot-tubad na picture ng mamasturbate. That's why we're telling people sa social media. Hindi na ako na-encounter sa manager na to. Sikat siya. As in, meron siya mga sikat na TikToker na hawak. Nag-chat siya sa akin na mag-send ako ng picture ng whole body para daw makita niya kung gaano ako katangkad. 6'11 kasi ako, so parang gusto niya daw yung mga ganun. Tapos gusto niya na mag-send ako ng anything na makakapagpasaya daw sa kanya para daw magawa niya ng paraan, magkaroon ako ng collaboration with sa mga TikTokers niyang malalaki talaga yung followers. Then di ka na siya pinansin kasi like, hello, hindi ko naman kailangan. Yun lang guys, totoo siya. So, ingat kayo pala. Na, huwag kayo magpaloko. Para wala nang maloko. Diba? Idol, pwede, hindi itin po kasi ako makapagbigay ng full statement kasi hinihintay ko rin po yung sasabihin po na... Matanong ko lang, sir. Okay.
magiging endorser itong mga talent, supposed to be talent ni Mr. Smith. Paano sila mag-endorse? Ano mga product? Halimbawa, yung whitening skin product. Si Idol Benito po, si Sir Jet po kasi, marami po na rin kasi siyang natulungan ng mga social media influencer na mga aspiring po talaga na maging model. So, hindi rin po namin alam kung bakit po nagkaroon ng ganito. Kasi nga po, mabait naman po si Sir Jet and marunong na, lahat po talaga ginagawa niyang anak. Eh, meron ba naman tatay na pagmamasturbate niya yung kanyang anak tapos ginawang requirement bago matulungan? Ganito po siguro po kapag okay na po si Sir Jex, siya na po siguro yung magsasabi niya po. Kasi, tapos sasabihin mo ngayon, sir, na napahiya siya sa ginawa nito mga bata na magsumbong? Dapat lang na mapahiya siya dahil pinagsamantala niya ito. Yun na nagre-raise po ng kanilang ano, ng kanilang gustong sabihin. So gusto ko lang po malaman nyo na alam nyo naman na kahit nagawa o kung inagawa man Sir Jack na ganon, alam nyo naman kung ano yung maging mabuti rin na nagawa ni Sir Jack. Kung meron man nagawa siyang pagkakamali, siguro napagbayaran niya na to. Napagbayaran niya po? Ano pong pagbabayad ang nangyari? Walang sound. Odette, walang sound. Nasaan yung mga bata? Napagbayaran? Ano pong napagbayaran? Define na pagbayaran na niya. Nakulong na ba siya? Or nagbigay siya ng danyos o compensation? Nilipat lamang po ng linya. Tawagan mo nga si Attorney Garrett kasi may mga netizen ang gustong makasuhan daw ito. Kung may kaso ba na hindi pa naman na-upload kung tutuusin yung mga pictures and videos, if I'm right. Tawagan, kausapin nga natin, Odette, na isend na ba, na kumalat na ba sa social media yung mga nude photos o videos ng mga bata? Hello po, si Elmer Tan. Elmer. Yes po. Okay, yung mga nude photos and videos ninyo, na ikalat na ba sa social media o wala pa? Meron pong iba na kumalat na po. Okay. Then may kaso to. May kaso na to. Eh, alamin natin kung anong pwede maikaso. Ilan na sa inyo yung kumalat sa social media, yung malaswang video? Meron pong isang picture na, ano po, sir, na nasa hotel po sila na natutulog po, na nakahubad po yung lalaki po na, pero may saplot po yung kalate, pero nakahubad po, nakasama po si Jack Smith po, na na-upload po sa Facebook na kalat po. Okay. Nakikinig po ngayon sa inyo itong si Mr. Rubio. Gusto niyo po magmensahe para makarating po itong kay Mr. Tan bago magkasuhan? Para makarating kay Mr. Jack Smith. Pala, Mr. Jack Smith. Sige po, magsalita kayo. Ikaw muna, mauna, yung nakaitim na sa taas. Sino gusto sir, nagsapi po kayo, sir. Hindi po namin naintindihan. Okay. Magsalita po kayo. Magbigay po kayo ng mensahe. Nakikinig na po yung spokesperson, si Mr. Rubio, para makarating po kay Mr. Jack Smith na na-stress na raw, pati nanay niya na-stress, kaya na-hospital. Ano pong gusto niyong iparating na mensahe po? Sa akin po, sige po. Sa akin gusto ko lang po sabihin sa kanya na pagbayaran niya po yung mga nagawang kasalanan, ganun po. Kasi sabihin po natin na napatawad man namin siya pero hindi man po siya nakulong ganun. So may chance po or may tendency po na gagawin at gagawin niya po yung ganung action kasi hindi po siya napangaralan or nabigyan ng po ganun po. Sige po. Next. Sige, sino sunod magsalita? Sige, yung nakataas ang kamay. Go ahead po. Go ahead. Sige. Ako po, ang gusto ko po sabihin sa kanya is yung isa po siyang manager na kung tutuusin siya dapat po yung mag-guide sa amin kasi kami pa po yung mga freshmen dito sa social media pero siya pa po yung gumagawa sa amin na pinapangakuan niya kami ng mga bagay na sa tingin niya po is makukuha niya kami and then ginagamit niya na po kasi kami talaga sa mga plano niya po. Like, nakikipag video call po siya na nagjaja call po siya na nandun po kami na nanonood sa kanya na
kunyari nasasarapan daw po kami sa kanya. Ang gusto ko lang pong sabihin sa kanya is, kung sa amin po nagawa niya na yun, sana hindi niya na po maulit at pagbayaran niya na yun para hindi niya na maulit po sa iba pang minor de edad po. Okay, good. Next, sino naman gusto magsalita ulit? Pangatlo? Sige, yung naka-yellow. Ay, yung tumas ang kamay. Sige po, yung nasa gitna. Go ahead po. Sige, yung naka-tumas ang kamay. Yellow. Ngayong April 2021 po, nananakot po yung mga yan, sir. Ano pong pananakot ang ginawa? Sir, ano, pumunta po sila sa bahay ng ano po, nang walang pasabi kung anong ginagawa nila doon. Nagtanong-tanong sila about sa akin and gumamit po sila ng isang parang ano po, parang network, isang network po na ginamit po nila para mahanap po ako mismo. Ginamit ang isang TV network? Opo. Sure ka? Baka naman nagpanggap lang yun. Meron po akong proweba and na-record ko po yun. Na-record mo? So may pumunta sa iyo isang TV network? Hindi po. Sila po mismo yung pumunta po. Pumunta po yung taga-TV network? Sila po. Yung spokesperson po na sinasabi. Christopher po ba yun? Oh, Christopher. Pumunta si Christopher sa isang TV network? Opo. Sila po. Sila po. Anong ginawa niya sa TV network na yun? Sinabi daw po na may interview daw po about sa akin kahit wala naman po, ganun po. Ah, okay. So, wala nangyari. Pananakot lang. Opo, pananakot po. And buong araw po hindi po ako lumabas nun kasi... Natakot ka? Baka interviewin ka nga nung TV network na yon. Opo. Okay. Sumunod, yung naka, ano naman, naka-white shirt. Sige po, yung naka-white shirt, magmensahe po kayo. Sir. Sir Rafi, hindi po ako galing kay Jax Fab, pero isa po ako sa mga naras po ng manager. Okay. Sige, anong mensahe mo po